rights and responsibilities as a student? Ano, syempre rights namin, ano. As a student, kailangan marinig yung boses namin. Bilang kung ano yung mga inanain namin sa school, yung mga gusto naming mangyari sa paaralan. Kasi estudyante kami, hindi na kami edad mag-aral. Siyempre, gusto rin namin mapaganda yung paaralan at yung community. Responsibilities namin, siyempre, una mag-aral. Pa-respetuhin lahat ng teacher, lahat ng pinapagawa nila ay gawin sa takdang oras. Kasi, yes, student tayo, kailangan kung ano yung mga pinapagawa, gawin natin kasi yun yung pinunta natin dito sa paaralan. As a student, rights ko na i-express yung kailangan namin ka lang namin about sa school or sa mga activities. So, mga teachers, yung responsibilities ko, syempre as a student, mag-aaral ka talaga kasi na kailangan mo talaga. Hindi lang para sa school, hindi lang para sa pamilya mo, para din sa sarili. Okay, so thank you po. Yung rights ko bilang isang estudyante is respetuhin din bilang estudyante. Syempre, part na din ng responsibility namin na bilang estudyante, kung bibigyan kami ng respeto, dapat bigyan din namin sila ng respeto. Tsaka responsibility din namin na makinig sa ano, mga lessons para hindi nasasayang yung mga sinasabi ng teachers. My rights as a student is to be taught of the knowledge that I will be we will need in the future, then my responsibility or our responsibility is to do our task or to study harder for our future. What is your rights and responsibility as a student? Bilang student, responsibility ko ang mag-aral ng maayos, pumasok ng maaga, makinig sa kuko, mag-comply lahat sa mga kailangan. My rights is to finish my study and to have respect to everyone inside the campus, and that's all. My responsibility is Yeah.
kong sabihin. Halimbawa, kapag may hindi ako napasa sa isang subject or bumagsak ako sa isang subject, tingin ko dapat dapat masabi ko muna yung mga dahilan kung bakit hindi ko nagawa yon, or kung may reason pa talaga na masasabi. Ganun. Tapos yung responsibilities ko as a student, syempre kailangan, kahit na hindi lang naman sa school ako may responsibilidad, syempre sa may bahay din, pero kailangan matugunan din. Halimbawa, may assignments, kailangan napasa ko siya in due time na kailangan ipasa. May responsibility kasi magkaroon yung pagkulay ng pumasok araw-araw ng PCR education na private education. Bilang isang estudyante, ang aking rights ay una makapagtapos ang pag-aaral, tuloy-tuloy ng pag-aaral ng ayos, ganun. Tawag din yung huwag magpapa-apekto sa mga kasama ang gawain, kamihay ng mga tao, din. At yun lang. My rights as a student is having that equal participation in our school campuses. At the same time, I have a voice about the problems or the specific things that we have or the problem that our school facing nowadays. At the same time, magkaroon ng boses sa mga bagay-bagay. And ang responsibility ko naman as a student ay yung mag-aral at respetuhin din yung kapwa ko estudyante. Bilang isang estudyante, syempre, kung karapatan ko, karapatan na mag-aral, syempre, karapatan din ako magkaroon ng magandang facility sa school. Tapos, syempre, para din marami matutunan sa paaral. So, responsibility ko mag-aral ng mabuti dahil biligyan ako ng gulang ko ng pang pathway sa school. Tapos, parang maging disiplinado ang estudyante sa sarili ako. My responsibility is to study well because gusto kong masuklian yung bagot ng aking mga. Mag-aral na mabuti.
Tapos ano? Kumbaga parang kailangan namin ugaliin pumasok na maaga. Tapos yung kailangan maging responsable ka sa mga bagay-bagay na kailangan mo. Kailangan pinapagawa sa iyo. Pre-bilang estudyante, responsibilities natin ang pangalagaan niyo yung school, sumunod sa mga rules, and yung rights na gusto mo makamag-aral. Karapatan ko makamag-aral. Tapos yung responsibilities na yung pumasok ng maaga sa school. Ano po yung rights tsaka responsibilities mo sa school? As a student, yung rights ko is, yung ano muna yung responsibilities. Responsibility ko ang pumasok ng sa tamang oras, makinig sa mga nagtuturo at saka ayun, makakuha ng pasado na marka para sa mga magulang. And rates ko naman is yung turuan ako ng guro at hindi physical na pananakit. Kasi pwede naman. May mga photos naman tayo para. Siyempre, karapatan mo bilang estudyante yung mabigyan ng edukasyon, di ba? So, meron kasi meron umiikot na pocket voucher lang. Parang wala kang karapatan maka-experience ng benefits ng Arellano. So, hindi naman totoo yun kasi binabayaran ng gobyerno yung tuition mo. So, karapatan mo yun, kaya hindi ka dapat pagkaitan ng mga benefits na dapat na-experience mo dito bilang estudyante. Tsaka, bilang responsibilidad mo naman as a student, syempre, wag mong pababayaan yung yung privilege na yun. Dapat mag-aral ka mabuti. Ano yung rights tsaka responsibilidad? Paano magbayad sa graduation? Rights natin na ba? Rights natin na masabi yung mga our responsibility is to be a
nila. So, ang right ko po ay ang makapag-aral at ay, responsibility ko ay ang makapagtapos ng pag-aaral at sundin ang mga kalito ng pumamili sa ayun ng bakit. Magkarapatan ko po bilang isang estudyante ko, igala at respetuhin ang eskwela ko. Sumunod sa rules and regulations. And the responsibility ko naman is makatapos ng pag-aaral. May rights ko since I'm part of LGBT. Parang rights ko. Since naka-school ako, ang karapatan ko, respetuhin nila ako. And hindi nila kaya yun. Parang gawin lang yung sa tamang paraan na hindi nila kaya ibigay sa akin. Yung respeto. And may responsibility naman. Responsibility ko sa student in abigay ng LGBT. And responsibility ko to kung ano yung mga pasakarami ko sa school ko. Kailangan ko ko. And kailangan ko kong hindi. Tayo kasama yun bilang sudyante. What is striking responsibility of being a student ngayon na rin yan? Sa tingin ko, yung pinaka-right responsibility is to give knowledge to give knowledge to this kind of school. Kasi diba, ang binibigay natin ng karilyano is sapat na kaalaman para sa atin. At yung binibigay natin sa atin lang, kailangan natin makinig yung mga simple bagay na dapat pinipigay natin. Kaminit! Students sa mga classmates natin yung rights, yung parang yung behavior mo, yung attitude mo. And syempre yung pinaka-main goal ng Arellano students. Dito po sa Arellano University. Karapatan kong mag-aral at responsibilidad kong matuto. Ano po yung karapatan mo bilang isang estudyante? Karapatan ko bilang estudyante, yung mag-aral, syempre. At syempre yung makapasa. Responsibilities as a student is pumasok ng maaga, syempre legal na yan para ma-ready ka na as a person in the future. Then next, ipasa yung mga paperworks and activities on time and sumunod sa rules and regulations ng school. Tapos syempre, responsibility mo as a student, kailangan matuto ka in the school. Matuto ka para kasi mga lahat ng matututunan mo, magagamit mo yun in your future career, in the future. And for me, yun yung mga responsibilities as a student. Karapatan ko bilang student is yung mag-aral na mabuti, tsaka yung galangin yung mga guro, tapos yun, yung respect and love and care to the teacher that we need and para dun sa yung pag-respeto din sa kapwa.